So yan guys, panibagong paggagawa na naman ng hagdan. So paano nga ba lagyan ng hagdan yung ganyang kakitid na space? Ang laki na yan, 2 meters by 2 meters lang yan. So inati ko lang sa tatlo yung landing. Yan. Para kumasya lang yung hagdan. So kailangan hatiin natin yung landing sa tatlo. So ang taas na yan, sinukat ko muna galing dun sa flooring, tapos sa flooring dito. So ang taas nyan 3 meters, tapos dinivide ko sa 12 steep. So ang kinalabasan nya 25 steep, ang riser nya 25 yung taas. So 12 steps siya na ang taas niya 25 cm. So inate, sinate ko lang galing dyan dito, sinate ko dito yung kalate niya 1 meter, tapos doon sinate ko rin. So 1 meter. Kung ganito yung klase yung hagdan. Galing doon 1 meter, tapos 1 meter din dito sulok dyan, 1 meter din. Ito ganun din, hinati ko rin ito, ang area na to. Ito yung kalahati nya, yan. So biniyak ko yan yung landing, tatlong hati. So mula dito sa kanto, dito na ako naghati. So nag adjust lang ako ng 5 inches para sa recovering ng halo para dito sa bakal. So dito ang finish niyan. Tapos kasing kalahati hindi na ito, nag-adjust ulit ako dyan ng 5 inch para rin din, para nga sa recovery nya. Dito sa sulok ganun na naman, nag-adjust din ako dyan. So ito yung finish, dito yung finish nyan. Galing dun sa ilalim 25 cm, tapos ang lapad nya 25 din. Shout out para idol Rocky. So dito ako nag-umpisa ng 25 cm galing sa flooring yan, tapos 25 din o ganyan, tapos 25 na naman, 25. So yan, nakikita niyo yung kulay green na
masyadong makita, malabo. So bali 1, 2, 3, 4, pang-apat na step, pang-5 yung landing. So hinati ko na yan, paakyat. So ang kapal niyan nung topping, yung kapal ng pinaka flooring, 4 yan, 10 cm sa pulgada, 4. Babakalan na namin. So sa pagbabakal, ang ginawa ko dyan, 15-15 yan ang space niya. Kailangan tandaan talaga. Ayan. Mula dito 15 cm yan, 15-15. Kailangan pareha siya kung ano yung clearance dito galing sa pader. Dapat ganun din sa kabila. Yan, may tanda rin yan. Yan, tapos dito ganun din. May mga guhit yan, oh. Yan, oh. Para yung bakal pare-parehas. So ang ginawa ko dyan, sinukat ko yung haba na to, tapos yung baba niya 25 cm, tapos yung haba na to, tapos yung baba niya naman 25 cm din yan. Bago yan, bago 25 cm ulit so haba na yan. So bibindirin niya yan para maging ganito siya. Nakatuhog yan dyan sa ano, sa pader. So yan na, babakalan mo namin. So yan naman yung ilalim, guys. Ito, diniretso ko na lang to para hindi ako mahirapan mag forma. Bago mga rating doon sa isa. Wala na. Mahirap talaga ang paggawa ng hagdan. So yan na, guys, natapos na bakalan. Ayan. So ginamit na yung bakal dyan, 12 mm lahat yan. So hindi na namin nilagay ng bakal na ano, yung paganyan. Patibay naman yan. Wala namang dadaan na bako dyan.
kakabitan na namin ng step ng porma. So ayan na guys, natapos na namin pakalan tsaka porma. Tutukuran na lang yan, kunting tukod lang. Dito wala pa. Huli na yan para linisin muna bago buhusan. So bubuhusan na namin yan ngayon. Siya. Masyadong maliit kasi yung space, kaya hinati ko na lang sa tatlo. Okay, pag natapos namin buhusan yung hagdan, itong second floor naman sunod. Binabakalan na namin yan. So ayan na guys, natapos na namin buhusan. Nabuli na rin yan. Matarik na konti, 25 cm ang taas ng step na yun. O pinagkasya lang dito. Tatlong hati. Hati ko sa tatlong landing. Para kumasya lang yung 12 step. So hanggang dito lang muna guys ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood.